Sa isang masaganang pamilya ng mga negosyanteng tela, kilala ang pamilya Guan dahil sa kanilang kahusayan sa negosyo at malawak na yaman. Ang mag-asawang negosyante na nasa kanilang 60 taong gulang na ay namumuhay ng komportableng buhay kasama ang kanilang 2 anak. Ang anak na babae na si Guan Yongxia ay nasa halos 30 taong gulang na at hindi pa ikinakasal. Ang anak na lalaki na si Guan Zecheng na 26 na taong gulang ay may asawa na at ang kanyang asawa na si Shen Yufi ay 8 buwan nang nagdadalang tao. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang trahedya. Isang araw, habang pauwi si Guan Zecheng, siya ay inatake at pinatay na nagdulot ng matinding lungkot at pagkabigla sa pamilya. Ang biglang trahedyang ito ay nagdulot ng labis na kalungkutan at pagkabalisa sa mag-asawa, lalo na't naniniwala sila sa tradisyonal na kahalagahan ng pagkakaroon ng lalaking tagapagmana. Nangangamba sila na kung ang isisilang ni Shen Yufi ay isang babae, ang pagmamana ng pamilya at ang pagpapatuloy ng kanilang negosyong imperyo ay maaaring malagay sa panganib. Sa ganitong sitwasyon, iminungkahi ni Guan Yongxia na maghanda ng isang lalaking sanggol sa oras ng panganganak ni Shen Yufi, at kung ang ipinanganak ay isang babae, papalitan ito ng naturang sanggol. Bagamat ito ay delikado sa panahong iyon na labis ang pagkiling sa mga lalaki, ito ay tinanggap na makatarungan. Sa wakas, sa araw ng panganganak ni Shen Yufi, naging maswerte sila, at ipinanganak ang isang malusog na batang lalaki. Upang maisakatuparan ang kanilang plano, kanilang ipinahayag sa lahat na ito'y kambal na heterozygotic, sina Jeff at Reeve. Ang desisyong ito ay nagdulot ng konting aliw sa nagdadalamhating pamilya, na labis na nagalak sa pagdating ng bagong buhay. Ang pagdating ng kambal na batang lalaki ay nagdala ng bagong pag-asa sa pamilya Guan at nagtanim ng binhi para sa maraming kwento sa hinaharap. Sa unti-unting hindi pagkakapanatag ng bansa, nagsimulang lumukob ang anino ng digmaan sa mayamang pamilyang ito. Nagpasya ang pamilya Guan na lisanin ang kanilang tinubuang lupa at magtungo sa Amerika upang maghanap ng bagong buhay. Ang paglipat na ito ay puno ng mga hamon at hindi tiyak na mga bagay, ngunit naniniwala sila na ang bagong lupain ay magbibigay sa kanila ng mas ligtas at mas matatag na kinabukasan. Subalit, nagkaroon ng hidwaan sa loob ng pamilya. Dahil hindi na matitiis ni Shen Yufi ang mga paghihigpit ni Guan Yongxia, siya ay nagpasyang lisanin ang pamilya at mag-asawa ng iba. Iniwan niya ang kambal na mga anak na naging sanhi ng matinding responsibilidad kay Guan Yongxia. Ipinagpaliban niya ang kanyang sariling pag-aasawa upang tulungan ang kanyang ama sa pangangalaga sa negosyo ng pamilya at sa pagpapalaki kina Jeff at Reeve na naging haligi ng pamilyang ito. Ang karanasang ito ng paglipat at mga pagbabago sa pamilya ay hindi lamang nagbago sa kapaligiran ng paglaki ng kambal, kundi nagkaroon din ng malaking impluwensya sa kanilang hinaharap. Habang sila'y natututo at lumalaki sa bagong kapaligiran, unti-unti silang nagsama sa lipunang Amerikano, kasabay ng pagdadala ng mga inaasahan at responsibilidad ng kanilang pamilya. Sa kanilang paglaki sa Amerika, hinarap nina Jeff at Reeve ang mga hamon ng pagkakaibang kultura at wika. Mula pagkabata, sila ay naturuan ng mga tradisyonal na halagahan ng China at pamilyang karangalan, habang natutunan din nila ang kalayaan ng kulturang Amerikano at mga halaga ng iba't ibang nasyon. Sa ganitong uri ng kapaligiran, nabuo ang kanilang mga natatanging personalidad at interes. Si Jeff ay may palabang personalidad at mahusay makisama, may malaking interes sa negosyo. Madalas siyang sumasama sa kanyang tiyahin sa mga diskusyon sa negosyo ng pamilya, ipinakikita ang kanyang kahusayan sa pamumuno. Si Reeve naman ay tahimik, masinop, at may malaking interes sa teknolohiya at inobasyon. Gustong-gusto niyang magsaliksik ng mga bagong teknolohiya sa laboratorio, at ilang beses nang nagwagi sa mga proyekto sa agham sa paaralan. Sa pagtuturo sa kambal, si Guan Yongxia ay gumamit ng mahigpit ngunit mapagmahal na paraan. Binigyang diin niya ang kanilang edukasyong kultural habang hinihikayat silang linangin ang kanilang mga interes at talento. Bagamat ang nakaraan ng pamilya ay may mabigat na kasaysayan, ayaw ni Yongxia na maapektuhan ang kanilang kinabukasan ng mga anino ng nakaraan. Tinuruan niya sila na, sa kabila ng kanilang kinalalagyan, huwag kalimutan ang kanilang pinagmulan at ang karangalan ng kanilang pamilya. Sa paglipas ng panahon, pumanaw ang lolo at lola, at unti-unting pumasok sa kanilang kapanahunan ang kambal na sina Jeff at Reeve, nagsimulang maghiwalay ang kanilang mga landas sa buhay. Pinili ni Jeff na pumasok sa isang kilalang kolehiyo ng negosyo,
kung saan nag-major siya sa business management. Ang kanyang layunin ay magpatuloy ng negosyo ng pamilya at palawakin ito. Sa paaralan, ipinakita niya ang kanyang husay, hindi lang sa akademiko, kundi pati na rin sa iba't ibang organisasyon ng estudyante, ipinapakita ang kanyang kahusayan sa pamumuno. Si Reeve naman ay piniling pumasok sa isang nangungunang technical na paaralan, kung saan siya ay nagpakadalubhasa sa textile technology, engineering. Siya ay may malalim na interes sa mga detalye ng teknolohiya, at nais niyang magdala ng inobasyon sa negosyo ng pamilya, upang mapahusay ang produksyon at kalidad ng produkto. Ang kanyang mga proyekto sa eskwela ay ilang beses nang nagwagi ng mga parangal, at nakipag-ugnayan siya sa ilang mga propesor para sa mas malalim na kolaborasyon. Bagamat nagkakaiba ng larangan, nanatiling malapit ang ugnayan ng magkapatid. Ang kahusayan ni Jeff sa negosyo at ang technical na kasanayan ni Reeve ay nagtatagpo, at madalas silang mag-usap tungkol sa mga plano at direksyon ng kanilang hinaharap na negosyo. Naging malinaw sa kanila na, kahit na may iba't ibang interes at talento, kailangan ang kanilang magkakasamang pagsisikap para sa tagumpay ng negosyo ng pamilya. Sa panahong ito, napagtanto nila na ang kapalaran ng pamilya ay nakasalalay sa pagsisikap ng bawat miyembro. Nararamdaman nila ang inaasahan mula kay Guan Yongxia, at naunawaan ang responsibilidad na nasa kanilang mga balikat. Pinagpasyahan nilang hindi mabigo sa inaasahan ng pamilya, at nagsikap para sa kinabukasan ng negosyo ng pamilya. Habang lumalaki ang kambal, nagkaroon ng tahimik na alitan sa loob ng pamilya. Ang dating umalis na si Shen Yufei ay biglang bumalik sa pamilya, sinasabing may karapatan siyang makilahok sa pamamahala ng negosyo ng pamilya. Nagdala siya ng mga abogado at ebidensya na sinusubukang patunayan ang kanyang lehitimong karapatan sa mana ng pamilya. Ito'y lubos na ikinagalit ni Guan Yongxia, naniniwala siya na ang pag-alis ni Shen Yufei ay nagputol ng kanyang kaugnayan sa pamilya, lalo na't ang kanyang mga taon ng pag-aalaga sa kambal at pagsisikap sa negosyo ng pamilya ay hindi maaaring baliwalain. Ang alitang ito ay humantong sa isang legal at moral na labanan, kung saan ang dalawang panig ay nagbangayan sa hukuman at sa media. Maging ang kwento ng pinagmulan ni Reeve ay binalak niyang ibunyag. Sa huli, tagumpay si Guan Yongxia na ipagtanggol ang kontrol sa negosyo ng pamilya sa pamamagitan ng matibay na batayan sa batas at suporta ng mga miyembro ng pamilya. Nabigo si Shen Yufei sa kanyang demanda at tinanggihan ng hukuman ang kanyang mga kahilingan. Para hindi masaktan ang damdamin ni Jeff, napagpasyahan nilang ilihim muna ang tungkol sa pinagmulan ni Reeve. Ang pagtatapos ng alitang ito ay nagbigay ng paghinga ng maluwag sa pamilya at nagpabatid ng kahalagahan ng negosyo ng pamilya. Ang alitang ito ay nagpakita sa kambal ng komplikasyon ng relasyon sa pamilya at ang madilim na bahagi ng tao. Napagtanto nila na ang negosyo ng pamilya ay hindi lamang isang pinagkukunan ng kita, kundi isang tagapagbuklod ng damdamin at responsibilidad ng mga miyembro ng pamilya. Ang kanilang pasasalamat sa kanilang tiyahin ay lumalim at nakapagsikap sila upang patuloy na pagyamanin ang karangalan ng pamilya. Matapos ang maraming taon ng pag-aaral at pagharap sa alitan sa loob ng pamilya, naging ganap na mga responsableng adulto sina Jeff at Reeve. Nagsimula silang gumanap ng mahahalagang papel sa negosyo ng pamilya, unti-unting inaako ang pamamahala at operasyon ng kumpanya. Ang magkapatid ay nagpakita ng kanilang mga talento sa iba't ibang departamento ng kumpanya, si Jeff sa marketing at pamamahala, at si Reeve sa teknikal na pag-unlad at inobasyon ng produkto. Nagiging matatag rin ang kanilang personal na buhay. Nakilala ni Jeff ang isang kasintahan na may parehong interes sa negosyo at entrepreneurship. Si Reeve naman ay nakahanap ng isang kapareha na kapareho ang hilig sa teknolohiya ng tela. Ang mga relasyon na ito ay nagbigay kulay sa kanilang buhay at nakatulong sa kanilang kontribusyon sa negosyo ng pamilya. Sa yugtong ito, naunawaan nina Jeff at Reeve na ang tagumpay ng negosyo ng pamilya ay hindi lamang nakasalalay sa tradisyon at karanasan, kundi pati na rin sa makabagong pag-iisip at inobasyon. Nagsimula silang mag-explore ng mga paraan upang ipasok ang makabagong teknolohiya at pamamahala sa tradisyonal na industriya ng tela, at nagsikap upang pataasin ang kompetisyon ng kanilang produkto sa pandaigdigang merkado. Unti-unti nang nakikita ang bunga ng kanilang pagsisikap, at ang kita ng kumpanya ay nagsimulang tumaas. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting umatras sa eksena si Guan Yongxia, at binigyan ng mas malaking papel ang kambal sa pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya.
Ang tiwala at suporta ni Guan Yongxia sa kanila ay nagpalakas ng kanilang loob sa pamumuno sa negosyo ng pamilya. Kasabay nito, labis ang kanilang pasasalamat sa sakripisyo at edukasyon na ibinigay ng kanilang tiyahin at napagpasyahan nilang huwag silang mabigo sa kanyang mga inaasahan. Habang unti-unting bumabawi ang negosyo ng pamilya, dumating ang isang hindi inaasahang balita na nakagulo sa lahat. Sa isang routine check-up, nadiskubre ni Reeve na ang kanyang blood type na B ay hindi tumutugma sa O type ng ibang miyembro ng pamilya Guan. Nagulat siya sa kanyang natuklasan at nagkaroon ng mga tanong tungkol sa kanyang pinagmulan. Sa karagdagang pagsisiyasat at pagsusuri, nalaman ni Reeve na hindi siya tunay na anak ng pamilya Guan, kundi isang batang inampon maraming taon na ang nakalipas. Natagpuan siya ng kanyang tunay na mga magulang sa pamamagitan ng DNA database at nais makilala siya. Ang balitang ito ay parehong nagbigay ng saya at hamon kay Reeve. Hindi niya kailanman inisip na hindi siya tunay na anak ng pamilya Guan, at ngayon, ang katotohanan ito ay nagdulot sa kanya ng malalim na kalituhan. Ang pagdating ng kanyang tunay na mga magulang ay nagdulot ng bagong emosyonal na hamon. Nais nilang bumalik si Reeve sa kanilang piling upang punuan ang nawalang mga taon. Bagamat walang malalim na damdamin si Reeve para sa kanyang tunay na mga magulang, hindi rin niya maitanggi ang tawag ng dugo. Nahaharap siya sa isang mahirap na desisyon, mananatili ba siya sa pamilya Guan na nagpalaki sa kanya, o babalik sa kanyang tunay na pamilya. Matapos ang malalim na pagninilay-nilay, nagpa siya si Reeve na huwag bumalik sa kanyang tunay na pamilya. Naniniwala siya na ang tunay na pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa maraming taong pagsasama at emosyonal na koneksyon. Hindi niya maiwan sina Jeff at ang kanyang tiyahin na si Guan Yongxia, at hindi rin niya makakalimutan ang kanilang pag-aaruga sa kanya. Ang desisyong ito ni Reeve ay nagdulot ng ilang diskusyon sa loob ng pamilya, ngunit malinaw niyang ipinahayag na siya ay isang bahagi na ng pamilya Guan, at ang kanyang hinaharap ay nakatali sa pamilyang ito at sa negosyo ng pamilya. Ang desisyong ito ay nagbigay rin ng kapanatagan at suporta kay Jeff, na pinalakas ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Bagamat dismayado ang kanyang tunay na mga magulang, iginalang nila ang desisyon ni Reeve. Nauunawaan nila ang kanyang damdamin, at nagpa siya silang panatilihin ang kanilang koneksyon sa kanya, ngunit hindi na siya pinilit bumalik sa kanilang piling. Ang pangyayaring ito ay nagpatibay kay Reeve ng kanyang damdamin ng responsibilidad sa pamilya at sa negosyo ng pamilya. Pinagpasiyahan niyang ibalik ang kabutihang loob ng pamilya Guan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Matapos tumanggi si Reeve na bumalik sa kanyang tunay na pamilya, lalo pang nagtrabaho ng mabuti ang kambal na magkapatid para sa negosyo ng pamilya. Determinado silang palakasin at palawakin ang negosyong tela ng pamilya Guan. Si Jeff ay nagtuon sa marketing at estratehiyang pang-internasyonal, habang si Reeve ay nagpakadalubhasa sa teknolohikal na inobasyon, pagtaas ng kalidad ng produkto at kahusayan sa produksyon. Ang kanilang mga pagsisikap ay nagbunga ng magagandang resulta, unti-unting nakilala sa internasyonal na merkado ang negosyo ng pamilya. Hindi lamang nila ipinagpatuloy ang mana ng kanilang mga magulang at tiyahin, kundi pinalago pa ito. Si Guan Yongxia ay labis na nasiyahan at ipinagmamalaki ang kanilang tagumpay. Alam niyang handa na ang magkapatid na pamunuan ang negosyo, at nakasisiguro siya sa kinabukasan ng pamilya. Ang tagumpay ng magkapatid sa negosyo ay hindi lamang isang pagbibigay-pugay sa pamilya, kundi pati na rin isang pagpapakita ng kanilang pasasalamat sa kanilang tiyahin sa mga taon ng sakripisyo at pagtuturo. Nagpa siya silang gamitin ang bahagi ng kita ng kumpanya para sa mga gawaing kawanggawa bilang pag-alala sa kabutihan ng kanilang tiyahin. Ang mga hakbang na ito ay hinangaan ng lipunan at nagbigay ng magandang imahe sa kumpanya. Sa ilalim ng pamumuno ng kambal na magkapatid, matagumpay na lumawak ang negosyo ng tela ng pamilya sa merkado ng Europa at Amerika. Ipinakilala nila ang mga modernong pamamahala at inobasyon na patuloy na pinapabuti ang kompetisyon ng produkto at imahe ng tatak. Sa pamamagitan ng paglahok sa mga international na trade fair at pagtatatag ng mga cross-country na partnership, matagumpay nilang nakapasok sa high-end market ng Europa at Amerika at nakakuha ng tiwala at pagkilala ng mga international na kliyente. Napagtanto ni na Jeff at Reeve na sa globalisadong merkado, kailangan nilang patuloy na mag-aral at mag-adjust. Aktibo silang nagpasok ng mga karanasan sa pamamahala at teknolohiya mula sa labas at nagpatupad ng makabagong sistema ng pamamahala sa loob ng kumpanya.
Ang mga reformang ito ay hindi lamang nagtaas ng kahusayan sa operasyon ng kumpanya, kundi naging mas competitive rin ang kanilang mga produkto sa pandaigdigang merkado. Kasabay nito, binibigyang halaga rin nila ang corporate social responsibility at aktibong lumalahok sa mga aktibidad pangkalikasan at pagtatayo ng komunidad. Ipinakilala nila ang green production na naglalayong mabawasan ang polusyon sa kapaligiran at sa pamamagitan ng iba't ibang kawanggawang aktibidad, ibinabalik nila sa lipunan ang kanilang kabutihan. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang nagbigay ng magandang imahe sa tatak, kundi nagpalakas din ng pagkakaisa at pagmamataas ng mga empleyado. Ang tagumpay ng negosyo ng pamilya sa merkado ng Europa at Amerika ay hindi lamang isang tagumpay sa ekonomiya, kundi pati na rin isang pagsasabuhay ng mga halaga ng pamilya. Ang kanilang pagsisikap ay nagpatuloy ng karangalan at tradisyon ng pamilya, at nagbigay ng matibay na pundasyon para sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, naging isang multinational company ang negosyo ng tela ng pamilya, at nagkaroon ng matatag na posisyon sa internasyonal na merkado ang pamilya Guan. Hindi lamang nila pinanghawakan ang negosyo ng pamilya, kundi pinalago pa ito ng husto. Sa lahat ng ito, hindi nila nakalimutan ang mga aral at suporta ng kanilang tiyahin na si Guan Yongxia, at labis ang kanilang pasasalamat sa kanyang walang pag-iimbot na sakripisyo. Sa pagtatapos ng kwento, nag-organisa ang kambal na magkapatid ng isang reunion ng pamilya, na dinaluhan ng kanilang tunay na ina na si Shen Yufi, at ng mga tunay na magulang ni Reeve, pati na rin ng lahat ng membro ng pamilya. Ang pagtitipong ito ay hindi lamang isang pagkakataon ng pagkakasundo ng pamilya, kundi pati na rin isang pagninilay-nilay sa nakaraan at isang pagtanaw sa hinaharap. Nagpa siya silang mas mahigpit na magtulungan sa hinaharap at harapin ang anumang posibleng hamon at patuloy na magtrabaho para sa karangalan at tradisyon ng pamilya. Ang kwentong ito, sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan ng maraming henerasyon ng mga miyembro ng pamilya, ay nagpapakita ng tunggalian at pagsasama ng tradisyon at modernong pamumuhay, pati na rin ang balanse ng tungkulin ng pamilya at personal na pagpili. Ang katapusan ay hindi lamang isang tagumpay para sa pamilya, kundi pati na rin isang pagpupugay sa mga halaga ng pamilya at personal na paglago. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nakikita natin kung paano lumago at umunlad ang isang pamilya sa gitna ng mga hamon at pagsubok, at sa globalisadong konteksto ay patuloy na isinasabuhay ang kanilang mga halaga, kultural na tradisyon. Ang wakas na ito ay nagbigay ng isang kumpletong pagtatapos sa buong kwento, at nag-iwan ng malalim na pagninilay sa mga manonood. Sana'y ang kwentong ito ay makapagbigay ng inspirasyon sa mga manonood tungkol sa pamilya, tungkulin, at personal na paglago, at magbigay inspirasyon sa iba pang mga kwento ng pamilya. Narito ang ating video para sa araw na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Hanggang sa muli!